ano po ang mga serbisyo ng SSS? So, dahil po tayo ay nasa digital age na, and at the same time, yun nga, may pandemic, so kinakailangan po na unti-unti na pong sumabay ang ating pong SSS dito. So, maaari po kayong mag-submit ng inyong mga benefits at loan gamit ang ating SSS website. Or, meron din naman po tayong nakatalaga na isang department po sa SSS na nakatutok lamang po sa mga OFW. So, ito po yung email address po yan. So, maaari din po kaninyo kaming makontakin sa amin pong official Facebook page at SSS Philippines. Kami po dito sa Israel, meron din po kaming FB page at SSS Tel Aviv. Ganon din po sa Al-Kubar, meron din po silang Facebook page. At sa SSS Bahrain, meron din po silang Facebook page. Maaari din po ninyo kaming makita sa Instagram, sa Twitter po. At sa YouTube, yan, dito po may mga mapapanood po kayong mga videos on how to secure an SSS number online, paano po gumawa ng my.sss account, mag-enroll ng disbursement account, at paano po mag-file ng claim online. Mapapanood nyo po yan dyan. So, yun, doon naman po sa merong mga my.sss account. So, ito po yung mga service na pwede nyo pong makita. So, pag nag-login kayo, ito po, papasok kayo doon sa member.sss.gov.ph. Then, ito po yung lalabas. Upon logging in po, ito po yung mga service na pwede nyong makuha. So, isa pong pinakamaganda ditong ginawa ng SSS is para po sa amin pong mga member na magre-retire na. So, since nga may pandemic tayo at ang atin pong mga tinatawag na senior citizen ay kabilang po sa mga high risk, so, kahit hindi na po sila lumabas ng bahay, pwede na po silang mag-apply ng kanilang retirement application through online. Then, para naman doon sa mga nagtatanong na, sir, magkano po kaya ang aking magiging pension kung ganito po ang contribution ko, kung ganito po ang ganito po karami na na-contribute ko, magkano po ang magiging pension nyo, pension ko. So, meron pong inilagay po dyan ang SSS na simulated retirement calculator. So, i-click nyo lang po yan, lalabas na po dyan kung possible magkano po ang inyong magiging pension. Ganon din po sa mga gusto po mag-apply ng FlexiFund. So, yan, may FlexiFund enrollment din dyan. And gaya nga po nang nasabi ko kanina, sa pag-apply po natin ng loan at mga benefits ng SSS, kinakailangan po meron tayong Philippine bank account po na active na sa atin lang nakapangalan. So, dyan nyo po i-enroll yung inyong banko. Aside from that, meron din po tayong mobile app. Yan. Pwede din po yan. Kaya lang, medyo limited lang po. Yung mga diniscuss ko kanina, yung retirement claim application, retirement calculator, FlexiFund enrollment, at saka yung enrollment po ng bank account, wala po dito sa mobile app. So, doon naman po sa mga nagtatanong, sir, wala pa po akong SSS ID or wala pa po akong UMID card. Paano po ba ako pwedeng kumuha nito? Sa ngayon po, dito po, ang bansa pa lang po na meron pong application ng UMID card ay sa SSS Bahrain. Yun nga lang po, dahil po sa kasalukuyang pandemic, ay suspended po muna ang pag-apply po ng UMID card. So, hindi lang po sa SSS Bahrain po ang suspended. Kahit po sa mga branches po namin sa Philippines, suspended pa po ang pag-apply po ng UMID card. Maglalabas na lang po ng abiso ang SSS kung kailan po pwede na pong tumanggap ng UMID card application. So doon naman po sa mga member natin na pensioner na, it's either retiree pensioner or death pensioner. So kinakailangan nyo pong mag-comply or kinakailangan nyo pong mag-report. So sa mga retiree pensioner, ang inyo pong reporting ay kung kailan po ang buwan ng inyong birthday. At para naman po sa mga death pensioner, ang reporting nyo naman po is kung ano naman po ang buwan ng birthday ng inyo pong mga namatay na asawa. So, kinakailangan po kung ninyong bumisita sa amin, sa SSS, para po mag-report po. So, paano at saan nyo naman po maaring tawagan at puntahan po kami, or ang SSS po? So, yan. Gaya na sinabi ko kanina, may itinalaga pong departamento or section ang SSS po para sa mga OFW. So, ito po yung OFW Contact Services Section. So, bukas po sila 24/5 simula po Lunes alas 6 ng umaga
hanggang Sabado po, alas 6 ng umaga, Philippine time po. So, hindi po local time natin. So, Philippine time po siya bukas. So, pwede kayong mag-email po sa kanila. Ito po yung kanilang mga landline and mobile numbers. Okay. So, ilan na po ba ang SSS office outside the Philippines? So, sa ngayon po, meron na po tayong 28 offices po sa 19 countries. So, kung mapapansin nyo po, Tel Aviv, ito po yung bagong opisina po na binuksan ng SSS. So, nagbukas po ang SSS Tel Aviv last January 9, 2020 lamang po. So, sa hapon pong ito, ano po ang nais namin iparating sa inyo? Nais po namin iwan at muli pong ipaalala na kapag naging member po kayo ng SSS, ito po ay panghabang buhay. So it means kahit napakatagal ng panahon na hindi po kayo nakakapaghulog ng inyo pong SSS, still member pa rin po kayo ng SSS. And at the same time, huwag po nating isipin na ang pera po na ihuhulog natin kada buwan or kada taon ay dagdag pasanin po at or gastos. Bagkus isipin po natin na ito po ay isang investment na habang tayo po ay malakas pa, may trabaho at may kapasidad na makapaghulog, ay gawin natin para sa darating na panahon ay may maasahan tayo na pensyon. Lalo pa nga po tayo po ay nasa Middle East at hindi po tayo maaaring mag-migrate po dito. So talagang uuwi at uuwi po tayo sa Philippines at doon po tayo magre-retire. So let us save for our future. At muli po, magandang hapon po at marami pong salamat. Maraming salamat, Speaker Edres, sa napakaganda at mahusay na pagpapaliwanag ng ating mga benepisyo at pribileyo. Ngayon po, dadako naman po tayo sa sagutan sa mga isinulat niyong question sa Q&A chat box. Mon, please throw the first question, please. Sir Edres, may tanong po. Hindi niya nilagay yung kanyang pangalan. Ang tanong niya po ay, pwede po bang mag-invest ng 100,000? Papaano at magkano ang interest? Okay, marami pong salamat sa inyo pong tanong. Pwede po yung tinatawag po na FlexiFund. So, pwede po kayong mag-invest doon through FlexiFund. Usually po ang interest niya every quarter po eh, ranging from 1.5% po yun pataas po. Okay, sir. Meron pong isang katanungan dito kay galing kay Ma'am Emily. Ang tanong po niya, kailan po ba magkakaroon ng condonation? Okay, maraming salamat po Ma'am Emily. Sa ngayon po, wala pa po tayong scheduled na condonation. Natapos po kasi yung ating condonation program last year, April 1. So, antay-antay lang po tayo. Once po naman na magkaroon ng condonation, i-announce po namin yan. Question naman po, hindi rin niya nilagay yung pangalan. Ang tanong niya ay, how to see my payments po ipumasok sa SSS? Sa iRemit po nagbabayad? Saan kayang iRemit ito? Dito sa Israel, sa Bahrain, sa Jordan, or sa Alcobar? Pwede niyo po kaming ma-reach. Naka-flash po sa screen yung aming pong mga contact details para po ma-check namin kung pumasok na po yung inyong contribution or pwede kayong mag-register po online yung sa my.sss para every time po na magbabayad kayo, pwedeng kayo na po yung mag-check ng inyong pong mga na-contribute. Okay, sir. Ito po may katanungan galing kay Mamaylin, how to update my contribution as OFW? Okay. Salamat Mamaylin sa question niyo po. So once po na nag-contribute po kayo sa kung saan man po kayong bansa, upon payment niyo po and upon posting ng inyong contribution, automatic po magiging OFW member na po kayo. Wala na po kayong form or fill upan po na papel para ma-update po siya as OFW. Matik na po yun sa contribution payment po ninyo. Last 2 to 3 questions na ba mo? Meron pa po dito, sir. Ang tanong niya po, galing po siya sa Israel. Sir, may SSS account po ako, kaso
Hindi ko po nahulugan. Ano po ang dapat kong gawin? Kung meron po kayong SSS number, pwede nyo na po kaagad hulugan yan. Punta lang po kayo sa mga remittance center po dito sa Israel kung saan po kayo pwede, saan po madali para sa inyo. And automatic po yan, mapopost na po yung inyong payment. At the same time, OFW member na rin po kaagad kayo. Ay sir, ito po, message po mula sa Israel. Wala pong naka-indicate na pangalan. Medyo magulo lang ang question. Ask lang po regarding sa SSS payment, 3 years behalf or nagbabayad ng 2-4. Tas yung mga hinulog ko maliit lang for 13 years po. Tas 3 and a half po nung 2,400. Ano kaya yung question ni Sino kaya? Siguro ang question niya is kung paano siguro yung ano, yung magiging computation ng kanyang benefit. So always po ang magiging computation po ng SSS is yung atin pong latest contribution. So, huwag po kayong mag-alala, yung latest po pagbabasihan po natin dyan. Question naman sir, galing kay Rome ng Bahrain. Ang sabi niya po, may SSS po ako nung nasa Pinas pa ako at may mga contributions na din. Kaya lang po, inactive na siya ngayon. Gusto ko po ituloy ang contribution. Magiging counted pa po ba yung mga naging contribution ko noon? Salamat po, Mr. Rome. Yes, counted pa po ang ating mga contribution. Ang mangyayari lang po dyan, once na nag-contribute po ulit kayo dyan sa Bahrain, idadagdag po yun dun sa mga dati nyong na-contribute nung kayo po ay nasa Philippines pa nung nagtatrabaho pa po kayo. May question po. Kay Mila, mag-isipok. Ang sabi niya po, nag-apply siya ng self-employed pero nagbabayad siya ng as OFW. Do I need to update my status? Maraming salamat po, Ma'am Mila. No need na po, automatic 'yon. Kung ang nag-apply kayo before as self-employed pero po naghulog kayo as OFW, as OFW na po 'yung inyong membership. So, wala na po kayong kailangang i-update po sa inyo pong status. Sir, may tanong po kay Miss Ann. Wala po naka kung anong location po. Ang tanong po niya, yung amount po ba na hinuhulog ko sa FlexiFund, kailangan parehas ang babayaran ko every month? Kasi nung gamit ko yung rewire, nag-automatic sa SIM yung nailagay na nababayaran ko sa FlexiFund. Salamat Ma'am Ann. So I guess si Ma'am Ann, taga-Israel siya kasi rewire eh. Hindi po. Since ang FlexiFund po is a saving scheme po para po sa inyo pong mga OFW, so meron po kayong option kung magkano po yung gusto nyong i-contribute. Ngayon kung nag-automatic po siya kay Rewire, kontakin nyo lang po ako, i-adjust po natin yan para po mailagay natin kung magkano po yung gusto nyong ibayad. Or kung halimbawa po meron po kayong online account, pero pwede nyo pong i-adjust yun dun sa generation po ng payment reference number. So, ganun lang po yung gagawin po ninyo. Question po galing kay Monet ng Philippines. How can an OFW claim sickness benefits? Nasa Philippines si ma'am. So, punta po kayo ma'am sa nearest SSS office sa lugar po ninyo. And pa-check nyo po yung record nyo. Kung qualified po kayo for sickness benefit and then secure po kayo ng application form at saka requirements.